What's up kaibigan? Salamat sa pag-click at nagkita-kita tayo muli. Ngayon, isishare ko sa inyo kung paano ang tamang alignment ng piston ring at ano-ano ang parts ng piston. Kung gusto mo ng mga ganitong video, ay mag-like lamang, mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga susunod ko na video tutorials ng motorcycle engine, wiring diagrams, mga teknik sa pagkukumpuni ng motorsiklo, at iba pa. Nag-upload ako ng video isa kada linggo. So this time, shoutout muna tayo mga kaibigan. Shoutout sa tropang Vanyard, kay Boss DJ Lagumen, kay Boss Mark Joseph Pexon, kay Boss Raymond Bundaon, at shoutout din kay Boss Albert Belga. Shoutout din kay Boss Edmar Mulyanida. At shoutout din sa tropang Manggahan, especially kay Ma'am Marites Morales. Kaibigan, ang aking tutorial ngayon ay request ng ilan sa aking mga estudyante. Ito ay kung ano ang tamang alignment ng piston ring at ano-ano ang parts ng piston. Karamihan sa mga naging estudyante ko na may experience na ay hindi nila alam ito. Kaya nung naituro ko na sa kanila, doon nila nalaman ang tamang proseso. At doon sa mga baguhan na gusto pang matuto, sa hindi pa nakakaalam, tapusin nyo po ang video na ito upang lubos ninyong maunawaan. So tara, start na tayo. Ito ang isang set ng piston ring at ito naman ang piston. Itong mga piston ring ay may tamang alignment upang sa ganun, ito ay hindi ganun kabilis masira at hindi kaagad magusok ang ating makina. Upang ulubos nating maunawaan, unahin nating kilalanin ang mga piston ring at ano-ano ang part ng piston. Ito po ang isang set ng piston ring. So, identify po muna natin. Ito po ang top oil ring. Ito naman po ang bottom oil ring. Ito naman po yung tinatawag na second compression ring. Ito po ang top compression ring. Ito naman po ang expander. So kaibigan, ito po ang ating piston at sa part ng piston, ito po ang piston head. Ito naman po ang top land. Ito ang ring groove. Ito ang second land. Ito naman po ang third land. At ito naman po ang oil return hole. At may kasama po ito na pin na nagkukonekta sa connecting rod at piston. Ito po ang piston pin at sa iba, ang tawag po dito ay gudgeon pin. At dito yan ipinapasok, isinusok-sok mong mabuti at kapag salpak na, ilalagay naman po natin itong tinatawag na piston pin clip. Or sa iba, ang tawag po dito ay snap ring or circlip. So ngayon po, dumako naman tayo sa tamang alignment ng piston ring. Mapapansin po ninyo na may marker. Ito po ay palatandaan kung saan ninyo dapat itapat ang mga end gap ng piston ring. So mula sa center, X-house, 45 degrees pakaliwa, end gap ng top oil ring. Mula sa center, X-house, 45 degrees pakanan, end gap ng bottom oil ring. At sa center intake, dito naman po nakatapat ang end gap ng expander. Mula sa center intake, 45 degrees papuntang kaliwa, end gap ng second compression ring. Mula naman po sa center intake, 45 degrees papuntang kanan, end gap naman po ng top compression ring. Ang second compression ring at top compression ring po ay magkaiba. Ang second compression ring po ay smooth ang edge nito at ang top compression ring naman po ay medyo sharp or matalas ang gilid nito. Ngayon po kaibigan, isasalpak na natin ang mga oil rings at susundin natin ang mga marker.
So, unahin po natin ang expander. Dito po sa expander ay may mapapansin po kayo na naka-wave ang disenyo nito. Ang tamang lagay po nito ay nasa itaas ang end gap. Huwag po ninyong ilalagay sa ibaba o babaligtarin. Dapat po ito ay nasa itaas. So, ilagay po natin end gap center. Then, sumunod, bottom oil ring, 45 degree, kanan. Paalala lang po, kapag naglalagay po kayo ng piston ring, iwasan nyo pong masugat ang piston. Sumunod, top oil ring, 45 degree, kaliwa. And then, second compression ring, 45 degree, kaliwa. Muli ko pong pinapaalala, kapag naglalagay po kayo ng piston ring, iwasan nyo pong masugat ang piston. Sumunod, top compression ring, 45 degree, kanan. Etong top compression ring, ito yung medyo matalas yung gilid. Ang second compression ring at top compression ring po ay magkaiba. Ang second compression ring po ay smooth ang edge nito at ang top compression ring naman po ay medyo sharp or matalas ang gilid nito. O ayan kaibigan, ngayon alam mo na ang tamang alignment ng end gap ng mga piston rings at ano-ano ang part ng piston. Sana nakadagdag sa iyong kaalaman. Magkita-kita po tayong muli sa susunod ko na video. Mag-subscribe lamang po kayo at i-hit ang bell para ma-notify po kayo sa mga susunod ko na video tutorials.